Hello po, magandang hapon po sa inyo mga kaibigan. Andito po ako ngayon sa Kabukiran. Ayan. Ayan po ay Kabukiran ng atin pong kaibigan. Dumaan po kami doon sa bukid na yun. Hanggang sa makarating po kami dito. Ayan. Dito po kami mga ngaral sa lugar po na ito. Na kasama ko si Elder Emmy Sumawang. Ayan. Ang ganda po ng lugar na ito oh. No? At marami pong bukid. At ngayon po ay may birthday na bata. Ayan, makakain kami ng biko. Ayan, sir, sir. Okay. Oh. Opo, opo. Masaya ang aming gagawing pag-aaral dito. Mga minamahal kong mga kaibigan. Ayan. Aking ipakikita sa inyo yung lugar na kung saan dumaan ako. Ako, sabik na sabik po ako sa ganitong lugar, no? Sa mga kabukiran, tahimik, masarap ang hangin. Yan, diyan po ako dumaan. Doon. Yan, kung makikita po ninyo 'yon. Yung may tricycle na 'yon. Andun po yung sasakyan namin sa banda roon. Ito po ang isa sa mga itinuro ng Panginoon upang aralan po namin ang banal na kasulatan. Inyo pong suportahan at ipanalangin ang ating pong gawain sa lugar na ito. Masaya po. Maganda po rito at may mga tanim pa oh, na mga kalamansi. May mga mangga. At ang maganda pa, pagkatapos ng pag-aaral ay pag sila po ay nakapag-desisyon sa kanilang buhay na tanggapin ang Panginoon sa pamamagitan ng bautismo, mga kaibigan, ayan po ang ilog. Ay katabila ang ilog. Oh. Ayan. So tahimik po dito. Ito po sa isa sa mga gusto ko pong lugar. Ayan. Okay, mamimingwit at meron doon palang isda rito sa ilog. Tingnan ko nga kung paano mamingwit. Yan, wala pa akong experience sa pamimingwit eh. Tingnan natin kung ano ang paraan para makakuha ng isda. Yan. Okay, tingnan natin kung mga ilang minuto. Baka oras dyan. Ha, oras ba? Pero maraming isda dyan. Opo. Ano yung pinapain mo sa kawil? Tanpo kuhol. Kuhol? Lagyan ko ng kuhol. Wala pang, ano, wala pang hihipon na maliliit. Okay, okay. Baka naman palaka ang mabingwit mo dyan. Wala. Wala. Walang palaka, isda lang. Isda lang. Okay. Wala bang buaya dito, Bran? Wala po, Bran. Okay. Maganda nga dito kung malamig mo eh. Oo, malamig dito sa lugar nyo. Marami kasing punong kahoy. Kaya iba po kapag maraming tanim na punong kahoy ay malamig. Ano po? Kahit tag-araw ay malamig pa rin. So, advice ko, kung kayo ay may mga puno, huwag nyo pong puputulin. Kung hindi, palaguin nyo at palakihin nyo. At magtanim pa tayo ng maraming puno. Nang sa ganon, ay makatulong po sa atin pong buhay. Maging maginhawa po ang ating pakaramdam. At isa pa, may iwas sa mga landslide. Yan. So, hanggang dito na mga kaibigan ha. At ako po ay makikijoy na ron. At kami po ay mag-uusap-usap kung kailan po magsisimula ang atin pong evangelism sa lugar na ito. At makikilala na rin po kami sa birthday, no? Makakain ng puto at ng pansit na masarap. So, marami pong salamat sa inyong patuloy na pagsuporta sa Full of Love Ministry. Ito pong muli si Brother Ricky. Ricky Mabalay. I-search lang po ninyo, Full of Love Ministry. Like and subscribe. Marami pong salamat. God bless po sa ating lahat.